Yan na, mapagpalang araw mga idol, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa ating mga kababayang OFW, sa ating mga kabusiness at mga kapapi, saan man panig ng mundo, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Well, ito na nga po mga idol, bigyan natin ng reaction video itong pagbabalik ni Stong. Nakita na nga po natin na for almost 2 years, 2 taon na umalis si Stong sa kabusiness, eh ito na nga po at bumalik niya po siya. Alam niyo po mga idol, naalala ko ang kwento sa Biblia nung pong alibughang anak, di po ba? Ito po yung kwento ng isang lalaking may 2 anak na binigyan niya ng kanyang mana. Yung 2nd anak, matapos makuha yung mana, ay umalis at nilustay niya ang kanyang parte hanggang sa maghirap siya. Actually, sa kwentong ito mga idol, talagang sa sobrang hirap niya, kumakain na po siya ng kanin baboy at doon niya nalaman na bakit ganito ang kanyang buhay samantala doon po sa kanila ay masarap ang kanyang kinakain. Kaya po, bumalik siya doon. At pagkatapos, nung nakita ng ama na bumalik po ang kanyang anak, ay inutusan niya ang kanyang mga alagad na maghanda. Nakita ito ng kanyang unang anak na nagpaiwan at ang sabi, "Ama, bakit ka maghahanda? Gayon naman, pasaway naman ito eh. Bakit mo naman paghahandaan?" Sabi niya, "Paghahandaan natin ang pagbabalik ng iyong kapatid. Masaya ako at narito nagbabalik." So parang ganun yung kwento mga idol. Naalala ko lang ang kwentong ito kasi kinikilabutan ako sa mga ginagawa ni Kabusiness eh. Ang ginagawa ni Kabusiness, matagal na natin sinasabi na ang ginagawa ni Kabusiness ay laging may tinatawag na divine intervention. At talagang tukma sa kwento nitong alibughang anak. Kung atin pong matatandaan si Stong, matapos pong makita niya ang oportunidad ng pag-YouTube channel, ay umalis siya sa Kabusiness at nagtayo ng kanyang sariling YouTube channel. Pagkatapos doon, saka naman pong naghirap at sa katagal ng panahon, eto na nga po, nakita muli ni Kabusiness at muling pinabalik sa Kabusiness house. Di ba tama po ba? Parang kahawig ang kwento, hindi ho ba? Nung kumbaga matapos na nalaman ni Stong yung kakayahan sa YouTube channel, umalis siya. Nagsulo. Isa din po dito sa maaaral na kailangan din baunin ni Stong, malaman ni Stong, which is nasabi nga po niya, yung mga ginagawa ng mga nambubuyong sponsor, binubuyo nila yung nag-i-sponsor na binubuyo nila ang tao para lang maibagsak ang Kabusiness. Hindi po sinasabi natin lahat po ng nag-i-sponsor, pero ito po ang dahilan. Mayroon po kasing nag-sponsor noon kay Stong at sinabing, "Bakit hindi ka magsulo? Kaya mo naman." Di po ba? Gumawa nga siya po ng YouTube channel. Pero ano po ang nangyari? Pero sa kabila ng lahat na kanyang ginawa, ito pa rin ang ibinalik ni Kabusiness. Hinanap pa rin niya si Stong dahil doon sa 2 anak na si Imaro at si MM. Nakakakilabot yung tagpo na yun mga idol, di po ba, nung nalaman niya na niyakap niya yung mga bata. At nito pa na nga po nung kasama na po sa pag-live. Nung nakita ng totally nakabalik na si Stong, may mga nagsasabi sa comment section, "Kabusiness, bakit mo pa pinabalik yan? Iniwan ka na nga yan eh." Sabi nga ng ilan, "Nag-try doon na nga sa'yo yan." Hindi ho ba ang kwentong ito ay kahawig din sa nangyari sa alibughang anak? Na-question din ang kanyang kapatid kung bakit. Pero this time, ang kumi-question kay Stong, mga taong sumusuporta din sa Kabusiness. Naintindihan natin ang proteksyon na ibinibigay ng mga taong nagmamahal kay Kabusiness. Pero sana maunawaan natin
na ang puso ng isang kabisnes ay mapagmahal. Totoong mapagmahal. Ang puso ng kabisnes ay talagang totoong mapagpatawad. Handa niyang kalimutan ng lahat. Ang mahalaga, maibalik niya yung dati at maibalik niya yung ikasisiya ng puso niya. Grabe, no? Sobrang grabe. Ako ho, kinalibutan dito. Kaya ako naalala ko po yung kwento na yan, eh. Kasi related sa sitwasyon po kay Isto. Related din sa sitwasyon kay Bung. O, di ba? Yung kay Istong at saka kay Bung, the same kwento doon sa alibughang anak na nawala. Kasi si Bung nawala rin. Pinakulong naman niya pagkatapos ay doon niya na pagtanto ni Bung. Kung gaano kasarap ang buhay sa ka-business house, eto bumalik siya. Buti na lamang po mga idol, mayroon pong ka-business na ganun po ang puso. Kaya nga po nung makikita po natin mga idol, tumaas na po ang kanyang followers, ano? Sana nga ho, eh, makuha natin ang 500,000 followers ngayong darating na birthday niya. Kung ipagkakaloob ng Diyos. Pero kung hindi man, salamat at tumaas na po. Ang pinakamagandang punto rito mga idol, dala tayo sa positivity ng kanyang action. Hindi man maunawaan ng iba, pero I do believe na sa tagal ng panahon, mauunawaan nila kung ano ang ibig pakahulugan ni ka-business sa pagpapublic kay Isto. Tunay nga na binibigyan ni ka-business ng pagpapahalaga ang salitang pamilya. Hindi man niya kadugo ang mga ito, pero binibigyan niya ng importansya. Higit lalo, ano po mga idol, yung pong mga anak, yung pong mga bata. Kaya nga po, mahal na mahal ni Kabisus yung mga bata. Anak ni Bay, anak ni Entoy, etong anak ni Isto ngayon. Lalo na po yung dalawa na yan. Kasi sila ang kauna-unahan na mga pwede nating tawaging apo ni Kabisnes na inalagaan ni Mrs. Kabisnes at itinuring ng mga sariling pamilya. Marahil po mga idol, ako po, ang payo ko po ngayon kay Isto, marahil po Isto, napagtanto mo at nalaman mo kung ano ang bunga ng iyong ginawa at gaano kahirap ang ginawa mong ito, gaano kahirap ang ibinalik sa iyo. Pero hindi man huli ang lahat. Dahil sabi nga niya, sa kabila ng lahat ng kanyang pagsaway, alam niya or hindi niya alam na nasa dulo pala si Kabisnes, nag-aabang lang at sasaluhin siya. Grabe yun, no? Doon po sa mga anak ni Istong, normal po yun siguro na parang nag-aalangan sila, ano po, kasi matanda na sila. Na-realize nila o naaalala nila yung kwento kung bakit nawala sila sa ka-business. So, maaaring iba ang pakiramdam nila sa ngayon. Pero, I do believe na kapag nakita nila ang pagmamahal ni ka-business, manunumbalik. Although, komplikado lang, ano? Kasi yung mga anak, nasa nanay na, nasa kustodiya ng nanay. Pero, naniniwala naman ako na kung makikita nila ang importansya kung bakit nais ni ka-business na kunin uli sila, paaralin, bigyan ng kinabukasan, I don't believe, hindi sila dapat umayaw dito. Kasi ang iniisip ni ka-business, kapakanan ng mga bata. Sa ngayon, napakasarap, napakasayang tingnan mga idol, na matapos ang mga unos ng ka-business, eh ito na ngayon ang nakikita natin, puno ng positibo pagkat unti-unting nabubuo ang pamilyang pinaghirapan ni Mr. Kabisnes. Maraming salamat sa pagkakataong yan. Thank you so much. Sobrang nakakataba ng puso, mga idol, ito. Sana lang Istong matuto ka na sa nakaraan. Sana lang Istong matuto ka na sa karanasan mo noon.
Huwag tayong basta magpadala sa mga taong nagnanais na pabagsakin ang kabisnas at gagamitin nila ang kanilang kakayahan sa larangan ng salapi at yaman. Para sa akin, hindi kayang pabagsakin ang kabisnas ng anumang kasamaan. Bakit? Dahil ang puso ng kabisnas ay nasa totoong pagtulong at totoong pagmamahal. Grabe yun. Abang tinitingnan natin, ano po, sobra. Kayo mga idol, na inspired po ba kayo sa kwento ni Istong? Naging masaya po ba kayo sa pagbabalik ni Istong? Paki-comment down below lang. Paki-comment lang. Doon sa mga taong medyo nag-aalangan at kung may question kung bakit dapat pang tanggapin si Istong, well, naunawaan natin ano po ang damdamin ninyo dahil mahal natin pare-parehas ang kabisnas. Pero sana mas unawain natin kung ano ang puso ng isang kabisnas. Sabi pa nga, love is much sweeter on the second time around. Katulad din ni Bong, sa kanyang muling pagbalik ay marami siyang aral na natutunan. Naway ganito din si Istong. Tandaan ho natin sa kabisnes family, napagsasabihan man tayo, mayroon man ibinibigay na mga aral si kabisnes, yan po ay hindi para sa kanyang pansariling kapakanan, kundi para sa atin, para sa inyo na mga kagwang. Dahil ayaw ni kabisnes na mapunta kayo sa kawalan. Sa kwento ni Istong, malaking bagay din ito sa lahat ng mga kagwang na nandyan. At kahit papano, may konkreto silang aral na matutunan na minsan di maayos at di maganda. Yung magpapadala ka sa sulsol ng iba para sirain at gibain ang kabisnes. Tandaan ho natin, naging kabisnes ka, naging kagwang ka dahil kay kabisnes. Walang sino mang huhulma sa iyong pagkatao bilang kagwang, kundi si kabisnes. Si kabisnes ang nakakaunawa ng inyong sitwasyon. Naway wala nang Istong pang madumagdag, ano po, dahil masakit sa damdamin kung mayroon pa man at papano nga lamang kung dumating ang punto manawa din si kabisnes at tuluyang hindi na kayo balikan. Maraming salamat Istong, sana po sa iyong pagbabalik nito ay mas mapasaya mo ang mga tao. At tandaan mo Istong, nandyan ka para sa dalawa mong anak. And naniniwala ako na sa mga susunod na mga paglalakbay, maisa sa ayos din ang iyong sitwasyon sa kasalukuyan. Sa iyong pamilya, ano po? Sa iyong asawa, magkahiwalay man kayo, pero sana ay magkaunawaan kayo sa ngalan ng pagtulong at kinabukasan ng inyong dalawang anak. Ako po si Taong Gala, mga idol. Comment down below po sa inyo pong naramdaman. At sana po mga idol ay pasintabi ano po na ginamit natin ang kwento ng Biblia, sapagkat hindi po maiwawaglit sa akin itong kwentong ito. Naalala ko ito. Nakahawig ito sa kwento ni Istong at kwento ni Bong. At dito ko pinatunayan, mga idol, ang lagi kong sinasabi na si kabisnes ay mayroong divine intervention para mabago ang isang tao. Bueno, mga idol, paki-comment down below lang po. At of course, please do connect Kabisnes Official, Kabisnes Family, and Papa Dens. Isama po natin, mga idol, ang ating mga kagwang. Andiyan po si Kagwang Bong, Kagwang Bugi, Kagwang Buknoy, Kagwang Intoy, Kagwang Bay, Kagwang Burnok, ano po, Kagwang Wakiwak,
At syempre, andyan po si Kagwang Damo. At ang ating pong mga idol, isama pa rin po natin ang ating mga magigiting na mga reactors ng Kabusiness. Huwag po natin kalimutan ang ating mga magigiting na tagapagtanggol ng Kabusiness. Syempre, andyan po si Papa Sundot. Isama po natin, Papa Sundot, si Himas TV, ano po, ang laging kasama ni Wakiwa. At syempre, taong gala ang inyong abang lingkod. Hanggang sa sunod na video, mapagpalang araw po sa ating lahat. God bless us all. So yung mga kabusiness, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Yan, Taong Gala po. Yan po ay reactor ng Kabusiness Official at Papa Dean's TV. Nagpaalam po yan mga kabusiness, ayun, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Salamat po na marami, God bless po.